Stop doubting and believe. Start believing. Magandang hapon po sa ating lahat. At magandang umaga na rin. Dahil buhay ang Panginoon, lahat ay umaga. Amen. So tayo po ay kumikilala na ang Panginoon ay muling nabuhay. Hindi po siya taon-taon namamatay, hindi rin po siya taon-taon nabubuhay, kundi inaalala natin na minsan inalay ni Jesus ang kanyang buhay, at pagkatapos niyon, siya po ay nakaluklok ngayon sa trono ng Diyos. No? Naroon ang Panginoon. Isang beses lang po nag-alay ang Panginoon, at yung alay na niya na katawan ay sapat para sa kasalanan ng lahat. No? Yung kasalanan ninyo, yung kasalanan ng magiging anak, yung nakaraan, yung ngayon at ang yung bukas, lahat ng yun ay binayaran ni Jesus doon sa cross. No? May kita natin yan sa Hebrews 10, kung papaano isang beses lang siya. At wala na pong ibang pag-aalay na ginawa na makakatapat doon sa pag-aalay ng Panginoon. So sa hapon na ito, nais ko po kayong patuloy na i-remind na tayo po ay huminto sa mga agam-agam natin patungo sa Panginoon, at mag-umpisa tayong manampalataya, manalig na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus at ano ang kanyang sinabi sa kanyang sarili, ito ay totoo. Amen. Okay. Doon po sa binasa kanina, it was taken from John 20. Alam niyo po, yung John, the Gospel of John was written, no, to proclaim yung pagiging tagapagligtas ng Panginoong Jesus. At kung may kita ho natin, doon sa Book of John, from the beginning, Jesus was introduced as the Word that is with God. Diba? And the Word was God. At sabi roon sa verse 3, siya po yung pinagmula ng buhay. No? At kung hindi ka pa maniniwala na Diyos si Jesus, doon pa lamang sa simula ng Book of John, ay basahin natin ng buo. Amen. No? At pinapakilala nga na si John, yung sinulat niya yung Gospel of John, 7 lamang na miracles ang inilagay doon ni John. Bakit? Kasi yung purpose ng pagsulat ng Book of John ay ipakilala si Jesus bilang tagapagligtas, Kristo na anak ng Diyos. No? At sabi roon sa verse 30, napakaraming ginawa ni Jesus Christ na pag inilagay sa libro, walang sapat na pagsusulatan. Hindi natin alam noon, no, kung gaano kalaki yung kanilang mga sulatan. Pero ang ibig sabihin lamang yon ay napakarami para isulat yung ginawang himala ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante, manampalataya ang tao na si Jesus na ay Panginoon. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Malinaw po yun. No. But by believing you may have life in His name. At yun din, kung babalikan natin yung John 3:16, yung pinakahuling part, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At pag pinag-usapan natin ang eternal life, hindi lamang yung pahabaan ng buhay, kundi anong yung quality ng buhay, no? It's the God kind of life. Yung salitang life doon ay Zoe, no? Yung kung paano ang Diyos ay nabuhay. Hindi tayo magiging Diyos, pero
merong kwalidad ng buhay na pinag-uusapan doon, hindi lamang yung haba ng buhay. Kasi hindi naman pahabaan ng buhay. Kung mahaba nga ang buhay mo, pero nagdurusa ka sa mahabang buhay na yun, eh baliwala rin. No? Kaya yung pinag-uusapan doon ay yung quality din ng buhay. At yung buhay, sinabi ni Jesus Christ, I came that they may have life. Diba? Yung thief comes but to steal, to kill, and destroy. But I, sabi ni Jesus Christ, I came that they may have life. Ano raw, magkaroon daw tayo ng buhay. At nakanina yung buhay na yon nasa Panginoong Jesus. Ano sabi pa niya, dineclare niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except by me. No? Sa kanya lamang, sa pamamagitan lamang niya, makakaranas tayo ng buhay na sinasabi ng salita ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yung eternal life, at makakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan lamang ng Panginoon. So malinaw po yun, no? Pero itong yung title ng The Son of God, eh, controversial yan yung panahon ni Jesus Christ. Alam niyo ba bakit siya napako sa krus? Ay dahil doon sa title na Son of God. Yun yung pinagkainitan na siya ng mga Hudyo. Tingnan ho natin, no? For the Jews, yung sinabi, yung mga Hudyo, ano raw? Sabi rito, the claim that Jesus is the Son of God is an assertion of equality with God. No, sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Tingnan ho natin, sa verse 18, for this reason, the Jews tried all harder to kill him. Nakita niyo ha? Bakit siya gustong patay ng mga Hudyo? Dahil sa not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Yung nung dinedeklara ni Jesus Christ na ang Ama ay, na ang Diyos Ama ay ang kanyang Ama at siya yung anak, ay dinedeklara niya yung kanyang pagka-Diyos. Nung sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, hindi yung ibig sabihin yun, marami kundi yung iisa lamang. At yun ay deklarasyon ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Tama ho ba yun? No? Bakit siya papatayin? Dahil ang sabi ng mga Hudyo, he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Ngayon, tayo ngayon ay nagsa-celebrate ng resurrection. Gano'ng ka-importante na si Jesus ay nag-resurrect? Una, kailangan ma-establish natin na si Jesus ay namatay. Diba? Siya ho ay namatay. Pinasigurado, no, nila Pilato, nila Herodes, at ng high priest na si Caiaphas na si Jesus ay patay. Tinusok siya, lumabas ay dugo at tubig. Siya ay inilibing. Yung kanyang katawan ay hiningi ni Joseph of Arimathea. Inilibing siya doon sa tomb. At yung tomb niya ay pinalagyan ng malaking bato. Bakit daw? Dahil nga alam nila na sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Di ba? So, gaano ka-importante siya ay nabuhay? Hindi lamang siya namatay. Kasi kung hindi siya nabuhay, muli baliwala yung ating pagtitipon at baliwala yung ating pananampalataya. Tingnan ho natin ang mga talatang ito. No? The resurrection of Jesus Christ validated all his claims. Lahat ng sinabi niya patungkol sa kanya na siya lamang ang daan ng katotohanan ng buhay, na siya ay naparito para magbigay buhay, na walang ibang kaligtasan maliban sa kanya, lahat ng iyon ay nabalite na patotohanan ng si Jesus ay mabuhay muli. Amen.
Ha? Kailangan siyang mamatay at mabuhay muli. Alam niyo ho ba bakit ang Diyos ay nahayag sa laman? Sabi sa Pilipos 2, na siya nasakaan niyo ang Diyos. Sino ang nasakaan niyo ang Diyos? Si Jesus. No? Napagamat siya ay Diyos. Ano, ginawa niyang ano? Ginawa niya pong tanggapin na yung pagiging tao. Para saan? Para siya po ay mamatay. Para siya ay maging sakripisyo natin. Bakit kailangan ng Diyos ay mahayag sa laman o maging tao? Kasi kung hindi naging tao si Jesus, hindi siya mamamatay. Kaya siya isinilang na tao para siya mamatay. Para yung ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran, ay bayaran ni Jesus doon sa cross once and for all. Gaano ka-importante yung mga kapatid? Yun yung biyaya ng Diyos na hindi tayo naliligtas sa mga gawa natin dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi tayo naliligtas dahil sa reliyon. Hindi tayo naliligtas sa kanino pa man. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Kristo na siya yung Kristo na nagbayad ng ating mga kasalanan, na matay siya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggang sa pamamagitan ni Kristo. So yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan ay kaloob. Na paano ka nagkaroon yun? Nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Napaka-importante yun, no? At napaka-importante rin na si Jesus ay muling nabuhay. Tingnan natin. Sabi ron, I am the resurrection and the life. Jesus claimed that He is the resurrection and the life. His resurrection validates His claim. Kasi kung hindi siya nag-resurrect, paano siya magbibigay ng resurrection sa mga taong mananampalataya sa Kanya? Tayo po'y nananampalataya, mga kapatid, na ang buhay natin hindi po natatapos dito. Ang buhay po natin, bagamat tayo'y mamatay ngayon, ay muli tayong bubuhayin kasama ng mga nananampalataya sa Panginoon. At yun po yung ating pag-asa. Hindi po dito sa sanlibutan na ito. No? Yung buhay ho natin na, ay pinagpala na. Nung oras na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, pinagpala ka na. Merong kang buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay suma sa iyo. No? Ikaw ay matagumpay na dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Ikaw ngayon ay namumuhay na puspos ng banal na Espiritu. Ikaw ngayon ay namumuhay na meron kang access sa Father. Bakit? Dahil nga sa ginawa ni Jesus. Meron ka ngayong buhay. Bakit? Kasi nga nabuhay muli si Jesus Christ. Anong pansabi niya? I will raise it again in 3 days. Sa John 2:19, nung nilinis niya yung templo, no? At yung mga tao nagtatanong sa kanya, dineklara niya na ano? Dibayin niya yung templo na ito at itatayo ko muli sa ikatlong araw pertaining sa kanyang sarili na siya kanya, no, sa kanyang panahon ay iaalay niya yung kanyang buhay, at yung buhay na yun na kanyang inalay, siya rin ang magbibigay buhay muli. Inialay niya, hindi po siya biktima, talagang ibinigay niya yung kanyang buhay. Natatandaan niyo nung si Jesus Christ ay naroon sa cross, may binibigay sa kanyang ibang mga inumin na magpapawala ng sakit, hindi niya ho yung tinanggap. Bakit ho? Kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay iligtas. Matatandaan ninyo nung gabi nung sa Gethsemane, talagang ang Panginoon ay nagkaroon ng prayer, ng agony, no? Talagang umiiyak siya, at sa kanyang pag-iyak tumuloy yung dugo. Nagkakaroon ng struggle. Ang Panginoon kaya niyang magpadala ng maraming anghel. Ang isang anghel ay kayang pumuksa ng 100,000 sundalo. Hindi niya ho ginawa iyon. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa atin. Amen. Dahil sa pagmamahal sa iyo. At ganun ho kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Ganun ho kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon ay kikilos at kikilos sa atin eh. Bakit? Dahil kung naibigay niya yung kanyang buktong na anak na si Jesus, ano pang bagay na kailangan mo ang hindi niya kayang ibigay? Amen. No, kung yung katotohanan na yon ay maitatanim sa iyong sarili, di ba, naibigay niya na yung pinakamalaki, ano pang maliit na bagay ang hindi niya kayang ibigay? Amen? Di ba? Wala. Wala nang hindi niya kaya. Tinan pa natin, no? Sabi roon sa 1 Corinthians 15:17, "And if Christ has not been raised, your faith ay walang kabuluhan." Bakit daw? Kung hindi siya nabuhay muli, tayo pa yung sa kasalanan. Pero ngayon, dahil nabuhay siya muli, wala na tayo sa kasalanan. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng kasalanan natin ay isang beses niyang binayaran doon sa cross. At yung kabuuan ng ating kabanalan ay ginawa doon sa cross. Kung babalik mo tayo sa salita ng Diyos, no? At doon, hindi ho yun sa anumang gagawin mo. Bakit ka naglilingkod ngayon? Hindi dahil para bayaran yung kasalanan mo, naglilingkod ka out of pasasalamat. Lord, salamat. Amen. Out of pagmamahal. Di ba? Hindi ka napipilitan, kundi dahil sa iniibig mo ang Panginoon. No? At sabi nyo sa Romans 1 verse 4, nung dinideclare na yung ano yung gospel, sabi nyo yung resurrection of Jesus Christ, sabi nyo, declared with power to be the Son of God by resurrection from the dead. Yung resurrection of Jesus Christ from the dead validate yung kanyang pagiging Son of God, o na-declare siya bilang Son of God, the Son of God. Sabi ron sa Romans 1 verse 4. Ngayon kung mayroong mag-claim na siya yung kung ano kung na anak ng Diyos o piniling anak ng Diyos, tingnan natin. No, ipako muna natin, tapos ilibing, tapos hintay natin mabuhay, di ba? Hindi, tapos na yun, di ba? Bayad na yun. Sarado na yun. May nanalo na. Tapos na ang laban. Di ba? Panalo na si Jesus. Amen. Hindi mo na kailangan ipaglaban yun. No? Amen ba ron? Amen. Okay. So tingnan natin yun, no? Nawa maging ano tayo, mamuhay tayo. Ngayon, pagkatapos nung kanyang resurrection, ang daming nangyari, di ba? O anong unang nangyari? Nung unang araw ng kanyang resurrection, no, Jesus' resurrection occurred during the first day of the week. Anong yun? Yun yung Sunday. Napaka-importante ito, mga kapatid, no? Alam niyo po, we meet during Sunday dahil yung Sunday is the Lord's Day. Hindi dahil sa iyon ay dineklara ng kung sinong tao. Hindi, iyon po ay nasusulat sa Biblia. Nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli, ang mga alagad ay nag-meet. Nagsama-sama sila. Kailan? During the first day, sabi ron. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw the stone had been removed from the entrance. Now, early on the first day. Kaya nga yung salutong, ano yun eh? Madaling araw, di ba? Yes. Yung pahiwalay ang dilim sa liwanag, di ba? Yun yung sunrise service talaga, di ba? Eh, pagka mga medyo tanghali na, hindi na yun. No? Early on Sunday morning, di ba? Sabi rin sa John 20 verse 1. At iyon yung tinatawag na Lord's Day. On the Lord's Day, I was in the Spirit. Diba? So, Sunday yon. Now, Sunday becomes the Lord's Day. First week. Hindi po yan katapat ng Sabat. Yung Sabat ay yung pang-pitong araw yon. Yung first day. Tayo po bilang mananampalatayang Kristiyano ay merong bagong simula dahil si Jesus ay nabuhay muli sa unang araw ng linggo, tayo po ay sa una. Dahil tayo po ay merong bagong buhay. At yung bagong buhay na yon ay nasa Panginoon. At yun po yung kaibahan natin. Bakit hindi tayo nagmi-meet ng
Sabado, bagamat yung ibang outreach pwede mag-miss sa Sabado kasi pero bakit Sunday yung worship natin, no? Kasi may mga magtatanong dyan eh. Namit na niyo yung mga tao. Oh, bakit kayo nagbibig paglingko? Ano yan? Sa pagamya, di ba? Hindi ho. Kasi si Jesus ay nabuhay muli noong first day of the week. First day of the week. Okay, tinapaho natin. No? Oh, Jesus appeared to his disciples who are in hiding during the evening of first day of the week, Sunday. Ah, di ba? Nung siya ay nabuhay muli nung umaga, pumunta yung mga alagad na babae. Yung mga alagad na babae, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga alagad na lalaki. Kaya nga mas maraming believer na babae noon eh. Di ba? Mga lalaki, ho, talaga? Yung unang ebanghelista, mga babae. Alam niyo ba yun, ang unang nagbalita na si Jesus ay buhay muli, mga babae. Kaya pagka gusto mong merong... Amen, mga. Kaya kung gusto mong may maikalat na balita, kanino mo sasabihin? Sa babae! That Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors. Yeah, because they were afraid of the Jewish leaders. No, nagtatago sila. Takusa, di ba? Nagtatago bakit? Dahil sa takot sa mga Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Biro niyo, isipin ninyo, yan o, nakasarado lahat, nakasarado ang gate ng TAS, nakasarado, tapos biglang papasok si Jesus Christ. No, yun yung katawan niya eh. Yun yung glorified body, no? Pumapasok, lumalagpas sa mga pader. Alam niyo, darating yung panahon, ganoon yung at yung kung papaano si Jesus ay magkakaroon din tayo ng ganoon. No? Okay. Sabi ron, the Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you. Bakit kailangan nilang pumayapa? Kasi nga takot sila. Pag ikaw ay walang kapayapaan, takot ka, galit ka. No? It's either takot ka o galit ka pagka wala kang kapayapaan. Pero pagka payapa ka, di ba? Hindi magalaw yung emosyon mo. Kaya yung sinabi ng Panginoon, Shalom. Peace be with you. No? He said, as he spoke, he showed them the wounds in his hand and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Ah, totoo na! Totoo nga yung sinabi nila Maria. Kasi sinabi na nila Maria na ano eh, na nabuhay. Sinabi na nila Cleopas. Di ba? Ang unang namit ni Jesus Christ, di ba yung mga kababaihan? Maagang dumating kasi sa tomb. Maagang gumising yung mga kababaihan. Para ano, di ba? Para bigyan ng pabango, di ba? Nang pabango si Jesus Christ, yung katawan niya, pero pagdating nila, bukas na, wala na yung malaking stone, buhay si Jesus, sabi ni Jesus Christ, mauna kayo, sabihin ninyo, sinabihan yung mga lalaki, natakot pa rin, nagkulong sa kwarto, di ba? Hindi ko alam kung natatakot sila sa multo, pero dumating si Jesus Christ, binigyan sila ng kapayapaan ng Panginoon. Nakita nila na tunay na yun si Jesus. No? Nakita nilang may butas sa kamay. Diba? Tapos may butas sa kanyang tagiliran. Si Jesus nga yun. Si Jesus nga yun. Amen.
Amen. Alam niyo, maraming pagkakataon pagka binabasa niyo yung mga huling ano, meron pang pagkakataon na nagpaglakbay si Jesus sa Emmaus, di ba? Tapos yung kausap niya, hindi siya kilala na si Jesus na siya. May mga pagkakataon ho sa pagka hindi ho tayo payapa, hindi ho natin marinig yung tinig ng Diyos pag tayo ay puno ng takot o puno ng galit o puno ng sama ng loob. Ang hirap mong makilala ang Diyos, yung kamay ng Panginoon. Pero pag tayo po'y nakaranas noong tinatawag na kapayapaan mula sa Diyos, may kita ho natin, no? Mauunawaan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Pinapaul natin. Okay. Sabi ron, after the resurrection, the disciples began to meet on Sunday, the Lord's Day. No? Pagkatapos niyong resurrection na yon, kaya on the evening of the first day of the week, on the first day of the week, we get together to break bread. Tingnan niyo, kailan sila nagko-communion? First day of the week. Kailan sila nag-offering? In the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money. First day of the week. And sabi ro, nung na-receive ni John the Beloved yung revelation, it's first day of the week pa rin. No? Amen, Baron? No, bakit natin sinasabi to? Kasi mayroong iba rin magsasabi na kung kayo yung mga pagano, nag-mimit kami kayo sa paglinggo. Dapat sa Sabado, di ba? Hindi mo tayo mudyo. No? Tayo po yung mga Kristiyano, nagmimit tayo sa Sunday kasi sa Sunday, nabuhay muli si Jesus Christ. Nagmeet yung mga disciple nung Sunday. Nangaral sila, nagbe-break sila ng bread during Sunday. Nakuha natin, no? Ano rin nyo, no? Minsan kasi, pag meron kayo nakitang nakilalang iba, iba na ang sasabihin, no? Okay. Ngayon, first Sunday ng resurrection, hindi kumpleto ang barkada. Sino ang kulang? Thomas. Si Thomas. No, meron na, di ba, may naka-miss nung meeting, no? That's why don't miss meetings. Don't miss Sunday. Amen. Now, hanggang maaari, di ba? Sabi ron, a disciple who missed a meeting refused to believe. Kasi alam niyo, di ba? Yung pagka binigyan mo ng pagkakataon, yung panlalamig, di ba? Amen. Hindi, pahinga muna ako. Tatagal yun. Sabi mo, one week muna. Kasi yung 1 week na yung magiging 1 month. Tapos sasabi mo, hindi, isang taon na lang para sabbatical. Pwede ka bang mag-sabbatical sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Di ba? Nagpapahinga ka, pero ang kapahingahan mo nga ay ang Panginoon. No, yung paglilingkod mo ay pagpapahinga sa Panginoon. Di ba? Kaya nga ho, yung iba, ayaw na nilang gamitin yung word na service kasi pag siya Sunday service, hindi siya service yun. Kaya yung iba, ginagawa Sunday celebration, Sunday meetings. Pero ang ibig sabihin lang nyo, ay yung sama-sama nating pagkikita, pag-celebrate, na minsan si Jesus Christ ay nabuhay muli at tayo po ay nagsasama-sama sa pag-aalala noon. Di ba? Kaya nga ho tayo nagbe-break rin ng bread. Kaya ho, inaalala natin na si Jesus ay muling nabuhay. At siya ay muling nabuhay, siya ho ay muling babalik. So, inaalala mo natin yung mga katotohanan na yun. Tignan ho natin. Now, Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hand, and put my finger where the nails were, and put my hands into his side, I will not believe it." Actually, yung word na "I will not believe it," yung ibang salin, pag tinignan natin sa ibang salin niya, "I will not surely believe it." Sinasabi niya, hindi ako maniniwala. Hindi ko talaga paniniwalaan maliban sa
Di ba? Kaya ang hirap pagka namimiss mo. May mamimiss ka information. No? A disciple who missed a meeting refused to believe. And then he laid down some condition. Oh, Lord, i-prove mo yung sarili. Alam niyo ba mayroong mga pagkakataon na alam niyo ba yung salitang Thomas o Didymus na yan, ang ibig sabihin niyan ay kambal. Twin. Alam niyo, maraming twin si tayo ay kakambal ni Thomas eh. Dahil marami tayong doubts. Panginoon, alam kung talaga mo akong mahal. Di ba yung magbibigay ka ngayon ng condition para kang, di ba? Meron ganun, di ba? Yung Panginoon, pag mahal ko, talagang mahal mo ako, itong pinapipirin ko na ito, talagang sasagutin mo. Binablockmail mo ba sa door? Di ba? Ganun. Kusang ganun yung... Hindi, minahal ka na ng Panginoon. Pinakita niya na gaano ka kamahal ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ganito kita kamahal. When we were yet sinners, God loves us. Di ba? Nung tayo po'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Pinakita na ng Diyos yung kanyang pagmamahal doon sa Calvary. Don't doubt yung God's love. Huwag mo natin i-doubt yun. Malo tayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon na tayo po ay nasa kalalagayan, na tayo nagkakamali, na tayo ay nasa kasalanan, o lahat, magda-doubt ka, dahil, Panginoon, mahal mo pa rin ba ako? Ang sabi ng salita ng Diyos, nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Para ano? Para ipakita yung kanyang pagmamahal. Kailan ka minahal ng Panginoon? Hindi ka minahal ng Panginoon dahil naging banal ka. Minahal ka ng Panginoon ng makasalanan ka pa. Amen. At dahil sa pagmamahal na yon, ibinigay niya si Jesus. Nung binigay niya si Jesus, naging banal ka. Naging banal ka dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Amen. Hindi dahil sa gawa mo. No? Hindi dahil doon sa work natin. Ngayon, bakit ka nagpapakabanal? Dahil banal ka na. Dati makasalanan ka, kaya ka gumagawa ng kasalanan. Ngayon, banal ka na, kaya ka gumagawa ng kabanalan. Tingnan ninyo yung mga sulat ng mga apostol to the saints. To the saints. Sino ang mga saints yung mga buhay? Hindi yung mga patay. Amen. Kaya yung katabi mo na yan kahit hindi mo kang santo. Santo yan! Dahil sa ano? Dahil sa ginawa ni Jesus. Amen. Di ba? Di ba? Tama ba yun? Di ba? Tagsumulat yung mga alaga to the saints of... Di ba? Kasi nga ganun eh. Yung ginawa ni Jesus, yun po yung po'y nagpabanal sa atin, hindi mo yung gawa natin. At yun yung mabuting balita dahil hindi natin kayang magpakabanal. Kundi sa Jesus lamang yung gumawa sa atin. Okay. No? Katulad tayo ni Thomas. Okay. Pero alam niyo po si Jesus Christ. Si Jesus Christ, grabe no. Siguro kung ako yung binatukan ko yung si Thomas eh. Hindi ka pa rin maniwala. Ang dami na nagsasabi sa'yo. Nagsabi na yung mga kababayan. Nagsabi na yung mga kalalakihan. Mga kabarkada mo yan. Mga kaibigan mo yan. Tinanong natin. So Christ is very gracious to Thomas. Diba? Alam niyo ba, God is so gracious sa atin that even in our doubts, kumikilos ang Panginoon. Amen. Remember Gideon. Ano sabi? Si Gideon, pinakitaan na ng anghel, di ba? Na sinabihan na ng Diyos si Gideon, oh, gagamitin kita, ganito ka, ito, mamumuno ka. Ano pang sabi niya? Hindi. Nagbigay pa siya ng kondisyon, di ba? Yung tub, yung hamog, kung saan pupunta. Nung sinagot ng una, hindi pa rin. Nagbigay pa rin ng pangalawang kondisyon. Di ba gano'n? Minsan tayo gano'n eh. Lord, ako, siya na nga ba talaga? Pag hinitian niya ako, siya na yun. Yeah, minsan gano'n, di ba? Pag, di ba? Gano'n eh, di ba? Yung mga kabataan. Kabataan yun, di ba? Yung mga teenager, di ba?
Ano yung sinasana? Pag tumalikod. Pag bumalik ng tingin. Di ba yung mga ganun, mga isip ng teenager yun? Pag lumingon, di ba? Ayun, di ba? Oh, pero kayo naman hindi na teenager, kaya... feeling na lang, hanggang feeling na lang. So, but Christ is so gracious to Thomas. And Christ is so gracious to us. No? That even in times na meron tayong doubts, God's grace is so good. Sabi rito, Christ is gracious to engage doubts. Christ is so gracious to us. Diba? Natatandaan niyo yung mga alagad? Nang bumabagyo, sabi niya, oh, gusto mo ba kayong mamatay? Natutulog ka lang dyan, di ba? Kaya grabe, grabe nilang tratuhin si Jesus Christ, di ba? Ang sabi niya, naku, liliit ng pananampalataya ninyo. Tapos pinatahimik ni Jesus Christ yung bagyo. Tapos yung tumahimik na, sabi niya, pati bagyo? Pero ganun, alam niyo ba, ganun din tayo. Minsan pag nanalangin tayo, yung panalangin natin, hindi natin mapaniwalaan na sasagutin ng Diyos eh. Ay, sinagot niya. At ganun, di ba? Ay, napatigil niya. Di ba ganun? Yung mga alagad. Ay, napatigil niya yung bagyo. At minsan ganun din tayo eh, di ba? Na nananalangin tayo, tapos pag sinagot ng Panginoon, ay, sinagot pala. Alam niyo po, napaka-gracious ng Panginoon natin. Sabi ron, a week later, yan, 1 week later, another Sunday, His disciples were in the house again, and Thomas was with them, though the doors were locked. Ayan na naman, nakalock na naman yung door. Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here. Oh, Thomas, Thomas, nakita na tayo. Ilagay mo na yung kamay mo. Diba? Oh, yung kamay mo, ilagay mo na sa tagiliran ko. And the sabi ni Jesus Christ, stop doubting and believe. Tigilan mo na yung pag-aalinlangan mo, manampalataya ka na. At maraming pagkakataon, ganun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa panahon na tayo natatakot, anong mangyayari sa kinabukasan natin, paano ako mabubuhay, paano yung ganoon, paano yung ganito, at lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, manampalataya ka na. At ano pa paano sinabi ni Jesus minsan yun? Minsan sinasabi niya, madadagdagan ba ang buhay mo pag ikaw ay nagkaroon ng takot, pangamba sa kinabukasan? Hindi naman, di ba? Matataranta ka lang. Maaari kang magalit, maaari kang mag-imo, maaari kang magtago. Marami kang maaaring gawin. Dahil saan? Dahil sa doubt mo doon sa kayang gawin ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, stop doubting. At sinasabi sa atin din ng Panginoon yun eh. Kaya pag nakikita mo yung cross, sinasabi niya, stop doubting. Pag akala mong hindi ka mahal ng Diyos, tumingin ka sa cross. Sa cross na walang laman, sinasabi ng cross na walang laman, stop doubting, mahal kita. Amen. Eh, Panginoon, ganito nangyari sa akin noong stop doubting, minahal kita. At mahal kita. At sabi ng salita ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen? Diba? Sabi sa Roma 8, diba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Nasusulat na yun eh. At sinasabi sa atin yun. At alam naman natin, kahit nasulat na, kahit marami na nagsabi, kahit na katulad nito kay Tomas, alam niya na, itinuro na ni Jesus na siya'y muling mabubuhay. Di ba? Kasama niya for 3 years, sinabihan na ng mga alagad, nabuhay na si Jesus, hindi pa rin siya maniwala.
At sinasabi sa kanya ng Panginoon, now stop doubting. Diba? At para tayong ganoon, no? Para tayong Thomas sa maraming pagkakataon, nagda-doubt tayo doon sa kakayahan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, at maraming pagkakataon, humihingi tayo ng mga tanda, katulad ni Thomas. May pasok ko yung kamay, o tayo naman ay pag nangyari ito, pag nangyari yan, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Tingnan mo natin. Sabi nito, Thomas said to him, "My Lord and my God!" Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Alam niyo ba tayo ay pinagpala dahil hindi natin nakita yung butas ng kamay ni Jesus, yung butas sa kanyang tagiliran, pero tayo na lang pala tayo. Amen! Tayo po ay blessed. Tayo po ay pinagpala. At yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagiging sure na yung mga sinabi ng Panginoon ay mangyayari at nangyari. Ang nananampalataya tayo sa Panginoon. No? Sabi rito, "Saving and blessed faith believes that Jesus Christ is God who became man, died, and rose again. My Lord and my God." Hindi ho nabigla rito si Thomas. No? Hindi sasabi, "Nako, hindi totoong, hindi totoong ano yan, hindi totoong naniniwala si Thomas na Diyos si Jesus." Nabigla lang yan. Sinabi na nga niya eh, "My Lord and my God," eh, di ba? At marami pa rin hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Gano'n ka-importante na maniwala ka na si Jesus ay Diyos? Bakit hindi lamang siya tao? Bakit hindi lamang siya piniling tao? O bayaning tao? Kasi kung alam mo na ang Diyos mismo ang namatay para sa iyo, bayaran yung kasalanan mo sa Kanya, ibang usapan na yun. Kasi kung simpleng tao lang namatay para sa iyo, di ba? Kaya nga ho, ang kaligtasan natin ay hindi sa anumang grupo, kundi ang kaligtasan natin ay kay Jesus. Di ba? Nung mamatay, o yung kasama ni Jesus Christ na namatay doon sa cross, di ba? Ano sabi nung mama na magnanakaw? "Huwag mo akong kalimutan pagdating mo sa iyong paraiso." Ano sinabi ni Jesus? "Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso." Ano sinabi sa Roma 10? "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano lang yung gagawin mo? Tumawag ka. Ikaw ay maliligtas. Amen. Hindi mo kailangang magpapako sa krus. Hindi mo na kailangang ulitin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross dahil tapos na yon. Walang maitutumbas yung kamatayan na yon, dahil yung kamatayan na yon, kailangan ng Diyos. No? Yung anak ay mahayag sa laman upang sa kanyang pagiging tao, siya po ay mamatay. Ano sabi sa Isaiah 9:6? "For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God." Sino si Jesus Christ na isinilang? Mighty God. From the very beginning, it was prophesied that God Himself will be the one na maisisilang, bayaran yung kasalanan natin, at iligtas tayo. At napaka-importante yun. That's why we believe in triunity of God, or the Trinity. Dahil yung work of salvation is the work of the Trinity. Sabi rin sa Ephesians 1, God
the Father is the one who elected us. God, the Father, is the one who chose us. And then Jesus Christ is the one who executed that plan. And then the Holy Spirit became our seal, became the seal of salvation, the works of the triune God. Sabi ng salita ng Diyos, may mababasa kayo na ang nagbuhay kay Jesus Christ ay ang Father. Sabi ni Jesus Christ, ibinigay ko at ako mismo ang resurrection. At sabi roon sa Romans 8, yung Holy Spirit ang nag-quicken ng body ni Jesus Christ is the word of the triune God. No? Napaka-importante yun. Meron na yung mga grupo dito sa Taipei na hindi naniniwala sa Trinity. But salvation natin is the work of the triune God. Amen. No? At nawa ho eh, doon pa lamang ay tumatag na tayo. Hindi ho tayo nakatungtong sa shaky ground. Nakatungtong ho tayo sa tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. No? Nakatungtong ho tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ho kayo, kung mayroong mag-invite sa inyo, tanongin nyo, Trinitarian ba yan? Trinitarian ba kayo? Naniniwala ba kayo na si Jesus lamang ang kaligtasan? Tanongin nyo kagad. Kasi dalawa yun eh, di ba? Naniniwala ba kayo na yung Bible is the soul. You shall doon lamang yung batayan ng kaligtasan. Kasi kung meron pang iba, yung sinulat ng propeta, sinulat ng kung sino-sino, eh iba na ho yun. No? So be very vigilant kayo sa faith ninyo. There will be people who will entice you to join them. You ask them, are they Trinitarian? Do they believe that Jesus Christ is the only Savior? Do they believe that Jesus Christ is God? Amen. No? Kasi dami yan ngayon. Baka next week may mag-invite sa inyo. Hapon naman service ninyo, morning na lang, doon kayo. Be very careful. O baka meron ng inimbat dito. Kasi kailangan maging sure kayo doon sa faith din niya eh. Amen. No? Yun. Kasi kung hindi ganon, no, iba na yung turo niyo. At mga kapatid, yung resurrection ni Jesus Christ ay nagpuprove na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. Amen. 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 So, tinanong natin ang saving and blessed faith believes that Jesus Christ is God who became man, died, rose again, and one day he will take us home. And what he's doing now, you know, Jesus Christ is praying for us, interceding for us. Kasi siya ngayon ay high priest. Siya ngayon ay namamagitan sa Ama. Sino ang namamagitan sa Ama? Si ang anak. Kaya ngayon, hindi rin po pwedeng oneness. Bakit? Kasi yung sa oneness, si Jesus Christ, siya yung Ama at yung anak. Paano ka mamamagitan sa sarili mo? Nakuha nyo? Anong ginagawa ngayon ni Jesus Christ? He is interceding for us. He is at the right hand of God. No? At ganun yun. At hindi lamang siya tao. No? May malaking reliyon sa Pilipinas, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siya ay tao lamang. Pero ang salita ng Diyos ay nagtuturo. No? Ang isa niyang alaga, dineklara talaga personal, my Lord and my God. Stop doubting. Believe Jesus Christ is God. He is God manifested in the flesh. God manifested in the flesh. Why? Because of His love for us. He came so that He might die for our sins, pay for our sins, di ba? Payad na tayo.
Ngayon, nabuhay siya muli para tayo, nananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya nga ho, kahit sa water baptism, pag tayo nagbabaptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, inilulubog natin yung tao sapagkat siya, yung pagkalubog na yon ay sumisimbolo na yung dati niyang pagkatao ay patay na at siya ay kinukuha natin pataas kung paano si Jesus ay nabuhay muli. May significance po yung ginagawa na yon, hindi lamang siya dahil sa nakaugalian. Amen. At kung kayo po rito ay first time lang o hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos na totoo, naging tao para sa iyo, namatay para sa iyo, at siya lamang kaligtasan. Ngayon ang panahon, ngayon ang araw ng salvation. Today is the day of salvation. Amen. Tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo at Panginoon na siya na ngayon ang magiging hari mo sa buhay mo, na siya yung maumuna, at makakaranas ka ng resurrected life. Ire-resurrect niya ang iyong buhay, magkakaroon ka ng bagong buhay, at mararanasan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ngayon kung kayo po ay first time lamang dito, o gusto niyo tanggapin ang Panginoon, mananalangin ako, pwede kang sumunod sa panalangin na yon. At kung kayo po ay matagal na, subalit ng lamig, ngayon ang oras at panahon upang i-rededicate mo ang iyong buhay sa Panginoon upang ikaw ay maglingkod sa Kanya. Pwede daw tayong tumayo at tayo po'y manalangin. Kung kayo po ay first time lang at hindi niyo pa tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, now is the day of salvation. Hindi aksidente na narito ka. Tanggapin mo ang Panginoon, pagsisihan mo yung mga kasalanan, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, manampalataya ka na ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo ay sapat para ikaw ay bayaran. Bayaran ang iyong mga kasalanan at gawin kang banal. Kung ikaw man ay nanonood sa live stream na ito, sa video na ito, maaari ka rin sumunod sa panalangin na ito. Tayo po ay panandaliang iyong muko, tayo po ay panalangin. Sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Linisin niyo po ang aking mga kasalanan. Bigyan niyo po ako ng bagong buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Salamat kay Jesus na namatay para sa akin. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon kapatid, kung ikaw ay nanalangin at sumunod ka sa panalangin na yun na may pananampalataya sa iyong puso ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay nananampalataya sa puso at tayo ay nagdedeklara na sa Panginoon, no? Ang sino ang tumawag sa Panginoon ay paliligtas. Kami na naniniwala, ikaw man ay nanonood o ikaw man ay narito, sa oras na itinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Magpatuloy ka sa Panginoon at ito yung umpisa ng iyong bagong buhay. At kung ikaw naman kapatid ay nais mong i-rededicate ang buhay mo sa Panginoon na ang buhay na ito ay gamitin niya para sa kaluwalhatian, na nais mong maglingkod sa Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kayo po ay Diyos na buhay at Diyos na mga kapangyarihan. Narito po ang buhay ng bawat isa
Gamitin niyo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Baguhin niyo po ang aming buhay at patuloy niyo po kaming puspusin ang banal na Espiritu. Gabayan sa lahat ng aming desisyon at sa aming buhay, maitaas ang aming Panginoon at tagapagligtas ko si Jesus. Amen.